subway last night and blew our tire. Hi guys! So for today's video naman, ito yung mga videos namin papunta ng Colorado. So hope you keep on watching! So ayan na nga guys, nag-start na naman kami mag-drive. Papunta naman kami nito ng Colorado from Utah. So ito yung route na gustong ipakita sa akin ng asawa ko at super worth it naman siya. At syempre, bago kami magpunta ng Denver, Colorado, nag-stop by muna kami dito sa welcome sign ng Colorful Colorado. So super ganda niya din dito guys at maganda dahil kami lang talaga yung tao. Kami lang yung nagpipicture. Sinulat din talaga namin yung time namin dito at super bihira din yung mga sasakyan na dumadaan dito sa route na to. Tinalang din talaga at super game na game tong asawa ko sa mga pictures at mga videos na mga ginagawa ko. Kala ko din kasing gumawa ng mga reels, yung mga short videos sa ibang social media like Instagram at TikTok. Kaya super sulit din talaga itong pag-travel namin sa pagkahaba-habang drive. Nakaka-amaze din talaga kasi kaya mo talagang i-drive halos lahat ng states dito by land sa US, though syempre ilang days din naabutin. Alam nyo din ba na super excited din ako dito sa Colorado na to dahil alam ko na parang same lang siya ng sa Utah na napaka-scenic na mga dadaanan namin. At ayun nga, nature lover din kasi ako. Ba, ang lakas makatita. Pero buti na lang din talaga at napakaganda nga nitong Colorado. Hindi niya ako binigo. Utah there, and then here is the Colorado. Hi. Hi everyone, so we have made it out of Utah and now we are just entering Colorado and we're going to be in Dinosaur in about 5 minutes. Ooh. And then we're going to be heading on towards Denver, so it's going to be another how many hours? It's about 5 hours in Denver from here. Still kind of far, and it's already 6 something. Yeah, we'll be getting there probably about 11:30 at night, so it's gonna be a long drive. And tomorrow we're just gonna go to straight to Oklahoma. Long drive tomorrow. Long drive. So yeah, bye. So this is the sign for Colorado. So nice. So ayun nga guys, after naming makapag-picture, ito na naman kami, nag-start na uli kaming mag-drive papunta na ng Denver, Colorado. Bali, 5 to 6 hours drive ata ito. So siguro mga 11 or 12 na kami makakadating doon sa Denver. So from California, nagpunta kami ng Nevada, and then from Nevada, nagpunta kami ng Utah. Then from Utah, nagpunta kami ng Wyoming. And then from Wyoming, bumalik uli kami ng Utah. And then Utah, papunta nga dito sa Colorado. Sobrang haba ng drive namin guys. But I would say na never talaga akong na-bored dahil tingnan nyo naman yung view namin. Super scenic. Every state has something to offer din talaga. Kahit medyo masama yung pakiramdam ko nito, pinipilit ko din talaga. Nagising ako every time na nagda-drive kami dahil minsanan lang ito mangyari. Tinatry ko din talagang i-video lahat na nakikita ko. Syempre, ibang-iba din talaga pag nakikita mo siya in person. Pero ito kasi for remembrance. So alam nyo na, mahihirapan na naman ako mag-delete ng mga videos guys. As a sentimental girl. So ayan nga guys, after ilang hours ng pagda-drive, inabutan na kami ng dilim dito sa daan. At ayan nga guys, dumaan din kami dito sa tunnel na to at I would say na parang ito na ata yung pinakamahabang tunnel na nadaanan ko dito sa US. Madami ding road construction dito sa daanan guys dahil nga magsa-summer na at yung winter kasi dito is nag-snow kaya madami din talagang sira sa mga dinadaanan dito. Nakakaloka din guys yung daan dito papunta ng Denver, Colorado at first time din daw ng asawa kong dumaan dito at something happened to us after this. So ayun nga guys, after that clip sa tunnel, hindi na ako nakapag-video, so ikukwento ko na lang yung nangyari sa inyo guys that night. So after nga namin dun sa tunnel, nakatulog na ako, and then yun, medyo masama nga din yung pakiramdam ko at
Nagising na lang ako dahil meron akong naparinig na something and then tinatanong ko ngayong asawa ko kung ano yung nangyari. At kita sa itsura niya na na-stress siya. So tinanong ko siya kung ano nangyari. At yun pala, nakahit kami ng pothole or yung parang crack sa daan. Dahil dun sa I-70, first time din ng asawa ko na mag-drive dun. At medyo crazy nga yung daan dahil nga ginagawa nila more on construction yung ginagawa nila dun. Dahil magsa-summer na, yun yung time kung kailan nila ginagawa yung mga daan. At yun, medyo madaming crack sa daan. Though, halos kadamihan naman is meron ng mga asphalt na parang patong para pag na-drive mo yon hindi na siya butas. Pero yung na-hit namin, kala ng asawa ko meron na siyang asphalt dahil nga madilim at yung asphalt kasi ano din, parang mas dark siya na color. So, pag medyo madilim siya, parang may asphalt kahit wala. So yun, nakahit kami ng malaking pothole, kaya na-flatten kami ng aming gulong. So, around 11 PM noon, super lamig guys sa labas. At sabi nung asawa ko, doon na lang daw ako sa sasakyan dahil nga masama yung pakiramdam ko, medyo nilalagnat din ako that time. At super lamig na lamig ako. Pero dahil nakikita ko siya na inaayos nga niya yung gulong namin sa labas, nakikita ko siya na nag-struggle siya, kaya lumabas na din talaga ako dahil alam ko na kailangan niya ng flashlight, kailangan niya ng ilaw habang ginagawa niya ngayon. At ayun, yung ginawa namin, 11 PM, super lamig sa labas guys, lalo at Colorado yon, medyo malamig talaga sa kanila guys. At yun yung ginawa namin, nagpalit kami ng gulong, buti na lang din talaga at marunong yung asawa ko magpalit ng gulong, bali yung donut kung tinatawag, yung parang pang reserve lang talaga siya. Pag something happened sa inyo habang nasa daan kayo, meron kaming donut at parang merong certain or meron lang limit na speed na kayang takbuhin yung donut. At 1 hour away pa kami papunta ng Colorado. So sabi ng asawa ko, after niyang mapalitan yung gulong namin, parang 20 minutes lang ata, around 20 minutes lang, sabi niya, magstay na lang kami sa hotel around dun sa area na yon, which is nasa Frisco, Colorado na kami that time. So nagstay na lang kami sa hotel at ayun nga, tinanong nung asawa ko yung parang pinaka-cheapest hotel na lang dahil tutulog lang kami 11 PM na noon guys. Parang pagdating namin ng hotel, parang 11:30 na din ata. Tapos tinanong niya na lang niya dun sa hotel kung ano yung pinaka-cheapest na room na meron sila at sabi nga nung lalaki is parang $140. So medyo kamahalan pa din siya. Tapos hindi ko na matandaan kung anong hotel yon, pero mabait yung lalaki dahil sinabi nung asawa ko na naflatan kami at something, hindi nga maganda yung gabi namin na yon. Kaya kailangan lang din talaga namin ng room na para makatulog and then the next day, super agad din kaming aalis. Kaya kailangan din talaga lang namin ng room na mapagstayan. So yun, yung lalaki super bait niya at binigyan niya kami ng discount something na we think na masama para sa kanya dahil the next day tinanong din kami nung nasa sa hotel kung ano daw site yung pinagbukan namin at sabi nga namin na doon na kami sa hotel nagbook, bali walk-in lang kami. Tapos sabi nung lalaki the next day na parang yung lalaki ata na nagbook sa amin that night, dapat hindi daw niya ginawa yun dahil binigyan niya kami ng discount kahit wala naman kami mga voucher and stuff. So yun, nakapagstay kami ng hotel, parang $80 lang ata yung binayada namin. So super thankful kami dun sa lalaking yun. Dahil binigyan niya kami ng discount daw, hindi naman niya need dahil ayun nga, kung mag-get in trouble naman siya sa pagbibigay sa amin ng discount, sana hindi na lang niya ginawa. So, hopefully, hindi siya na masama sa work niya dahil hinelp niya lang naman kami na to feel better at we're so thankful for that. And then, ayun nga, nagstay kami sa hotel and then minake sure namin din yung hotel is malapit siya sa mga tire shops. Para the next day talaga, pupunta na kami sa tire shops. At dahil nga 11 PM na kami nakadating doon sa Frisco, hindi na din namin matawagan if kailangan ba magpa-reserve
or magpa-book ng appointment para magawa nila yung tire namin. So, ayun nga. The next day, parang around 7 or 8 a.m., umalis na agad kami ng hotel, nag-check out na kami, at nagpunta na kami sa tire shop. At dun sa tire shop, sadly, kailangan namin mag-wait ng 4 hours bago nila magawa. So, mapupush back yung pagpunta namin ng Oklahoma, which means super late na kami makakadating ng Oklahoma. Dahil binabalak namin around 7 or 8 a.m. Aalis na kami ng Colorado, mag-straight na kami papunta ng Oklahoma, which is around 11 to 12 hours. So, mga around 8 p.m. nandoon na sana kami sa Oklahoma, pero dahil nga mapupush back yung aming timings dahil lang aming flat na tire, kailangan naming mag-wait pa. At buti na lang din talaga at meron silang, kahit medyo matagal yung 4 hours na waiting, meron silang time para gawin yun. At yung iba nga naming natawagan is hindi nila kayang gawin that day. So, thankful pa din kami. At least, magagawa niya that the same day. So, yun nga. At after that, insert ko na dito yung clip ng umaga namin sa hotel. So, yun. So, ito pala guys ang aming hotel. Bali, ito yung bathroom niya. Malinis naman at maganda. At yung size ng aming bed is sakto lang din. At ito pala, meron din kaming view dito na mountain view, which is super nice. At ito yung labas ng aming room. Malinis din naman itong hotel na to at maayos. So, iyan na siya. Ito ang labas ng hotel namin. Hindi ko matandaan kung anong name ng hotel na to, pero ayan siya. At papunta na nga kami nito sa tire shop. So, ayan. Ito pala ang Frisco, Colorado. Napakaganda din dito, guys. Kahit meron kaming flat tire, at least maganda naman yung view namin dito. So, ayan siya. Meron pa din talagang snow dito sa mga mountains. At ayan, yung aming paligid. At ito nga, nag-breakfast muna kami dito sa Starbucks dahil super gutom na din kami. At habang nag-wait nga kami dun sa aming gulong sa sasakyan, ayan, nag-breakfast muna kami dito. So, ang in-order ko pala is chocolate croissant and then kape. Tapos, yung sa asawa ko naman is yung cheese danish. Hi, guys! So, we are stuck here in Colorado. Why? We hit a pothole on the highway last night and blew our tire. We got flat tires. And now we have to wait for 3 hours for it to get fixed, right? Yep. Because there's so many people, and you told me earlier that there's the same, like, there's this girl that has the same scenario as ours. Yeah, the first tire shop I went to, there was 3 people in there. They're heading to Denver, and the exact same thing happened to them at about the same exact place. And they got in, got a hotel just like we did last night, and they're there first thing in the morning trying to get it fixed, just like I was. Yeah, so, good thing he knows how to replace tires. Really impressed with that. But yeah, you were like freaking cold last night. Yeah, well, nothing like changing a tire in 35 degree weather. Yeah, like it's almost like 11 p.m. when it happened to us. Yeah. And yeah, I'm still sick, so. We'll update you when we're done. Yeah. For right now, we're just waiting. We're gonna be late going to Oklahoma. We're gonna get there maybe almost 2 to 3 a.m. Yeah. In the morning. So we'll see. But for right now, we're just gonna be waiting. At dahil nga 3 to 4 hours pa kaming stuck dito sa Frisco, Colorado, nag-uli-uli muna kami at naglakad-lakad dito malapit sa tire shop kung saan gagawin ang aming sasakyan. At ayan ang aming view habang kami ay naglalakad. At after ilang hours nga guys, ito magto-12 na at nakaalis na nga kami sa Frisco, Colorado. Gawa na ang aming sasakyan at hopefully hindi na kami maflatan dito sa daan. Bali 11 to 12 hours naman yung travel namin papunta sa Oklahoma
At ito pala yung mga view na nadadaanan namin. Super ganda, di ba? Super lamig pa din talaga dito sa Colorado. At inform na din pala namin yung mom at kapatid ng asawa ko sa nangyari sa amin kagabi. Kaya medyo malilate na kami ng pagpunta dun sa Oklahoma nga. From Colorado, dadaan kami ng Kansas. And then from Kansas, papunta naman kami ng Oklahoma. Bali, 11 to 12 hours drive siya. So we're estimating siguro around 1 to 2 AM kami makakadating ng Oklahoma dahil nga kailangan din naming mag-stop para sa gas at saka pa para kailangan naming mag-bathroom. At ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. Yeah. See you on our next one. Bye-bye.